Magandang umaga po sa ating lahat at welcome po muli sa ating online service. Unang-una sa lahat, gusto kong magpasalamat sa Panginoon dahil kahit na may kabisihan ako sa aking school, binigyan niya pa rin ako ng time para mag-prepare for this worship. Very stressful siya kasi hindi ko alam kung paano ko i-manage yung time ko since 5:30 end ng class and yung pinakamaagang simula ng class ko is 12 or 11:30. Pero yun, salamat sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng time para mag-prepare for this. And unang-una rin sa lahat, alam niyo naman na nag-lockdown yung street namin and may tatlong nag-positive eh nadagdagan pa ng isa since huli na nalaman na positive din yung isang kasama namin, which is yung nanay ni Ate Cherry. Unang-una, di ko alam kung ano yung mapifeel since isa rin ako sa nag-positive sa COVID. Wala namang symptoms na ramdaman. Hindi, wala ni ubo or pagkawala ng panlasa, pagkawala ng amoy. Wala akong naramdaman na symptoms. Which is, di ko alam kung madidisappoint ba ako or magagalit dahil nagbibigay sila ng false positive na result sa mga tao. Pero it's swab, so I don't know. Baka asymptomatic lang daw. Pero sa kabila nun, thankful pa din ako dahil kahit na may apat na nag-positive dito sa bahay ay pinag-ingatan pa rin kami ng Panginoon at hindi niya kami pinabayaan. And throughout the lockdown, mahirap siya dahil hindi limitado lang yung galaw mo. Bawal kang lumabas para tumakbo, para maglakad, or to do activities para sa sarili mo. And para makabili ka ng mga needs mo sa bahay, need mo pang mag-utos or utusan yung mga tanod na nagbabantay sa labas. Which is mahirap din since hindi rin nasusunod yung mga need mo or yung mga pinabibili mo. So, throughout that month, or half a month ng pagka-lockdown, nagpapasalamat kami dahil sinamahan niya kami as a family na walang lumala, walang naitakbo sa ospital. So, ayun lang sa aking update sa aking buhay. And I'm thankful to be here para magbigay ng papuri sa Panginoon. Bago natin simulan ng ating umaga, manalangin po muna tayo. Lord God, maraming salamat sa umagang binigay mo, sa umagang napakaganda, Lord God, na binigay mo sa amin. Salamat dahil muli niyo kaming ginising para magbigay ng papuri sa iyo, Lord God. At salamat dahil tinipon mo muli kami para samahan ka ngayong umaga, bigyan ka ng papuri, pasasalamat, Lord God. Alam ko na lahat kami ay maraming pasasalamat sa mga nagdaang araw, panahon, or weeks, Lord God. And sana ngayong umaga, i-touch mo ang aming mga puso, samahan kami sa aming mga gagawin ngayong umaga, at ituon lang mga aming puso sa inyo, Lord God. In Jesus' name we pray, Amen. Lord, ngayong umaga, samahan niyo kami sa aming pagsamba at pagbigay papuri sa iyo. Naway maging dasal namin itong kanta namin na ito para sa iyo, Lord God, upang ihanda ang aming puso at isip na humarap sa iyong harapan ngayong umaga, Lord. It's all
patuloy po nating awitan ng ating Panginoon. Nawa itong susunod na kanta ay talagang ibigay natin lahat sa Panginoon. Lahat ng pasalamat, lahat ng praises, lahat ng glory, lahat ng ating pagmamahal sa Kanya. Umawit po tayo. God, you deserve all the praise and glory. For the peace that comes my heart, my help in time of need. And you are the hope that leads me on and brings there I find you waiting.
Sinabi po sa John 14:14, "You may ask me for anything in my name, and I will do it." Salamat sa ating Panginoong Jesus sa kanyang mga pangako sa atin, mga kapatid. Tayo po ay manalangin bilang isang iglesia. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo sa lahat ng kabutihan mo sa amin. Tunay na ikaw ay matapat sa habang buhay, Panginoon, at ikaw ay mabuti magpakailanman. Pinupuri ka namin, O Diyos, dahil ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang tunay na Diyos at wala nang iba. Sa iyo nagmula, Ama, ang aming buhay. Sa iyo nagmumula ang aming kalakasan at kung ano yung meron kami, Panginoon. Sa iyo nagmula ang lahat ng mabagay na sa mundong ito. Kaya, Ama, patuloy po kami nagpupuri sa iyo. Salamat, O Diyos, sa iyong dakilang pag-ibig mo sa amin. At ito'y pinakita mo sa pamamagitan ng iyong pagbibigay ng iyong anak na si Jesus upang bayaran ang aming mga kasalanan, Panginoon. Salamat, Ama, sa lahat ng mga bagay na patuloy pong ginagawa sa aming buhay, Panginoon. Nagpapasalamat din po kami sa iyo, Ama, sa pagpapatuloy ng aming mga gawain sa aming iglesia, lalo na ang online worship service namin tuwing Linggo at sa pagpapatuloy ng mga Bible studies online, Panginoon. Salamat, Ama, at kung din po kung paano pong patuloy na pinapagaling ang mga may sakit. Salamat din po sa pagtulong mo sa aming bansa, sa pagharap, sa iba't ibang problema, Panginoon. Tunay na nagpapasalamat kami sa iyo, Ama, sa iyong salita rin na siyang tumutulong sa amin at gumagabay sa amin bilang isang anak mo. Naway, patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang sa iyo, tuloy pong linisin ang aming mga puso at ang aming mga kaisipan. Sa umagang ito, Ama, kami lumalapit sa iyo. Tinataas namin sa iyo muli ang aming mga missionaries, Panginoon. Dalayan namin, O Diyos, na ikaw ang patuloy na mag-iingat sa bawat isa sa kanila. Tinataas namin sa iyo, Ama, si Eva Abad, na may patuloy mo rin po siyang tulungan bilang isang missionary, Panginoon, para sa lugar ng Vietnam. Patuloy mo po siyang bigyan ng magandang kalusugan at anuman, Panginoon, ang kanyang kalagayan. Patuloy mo po siyang ingatan at pagalingin, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay gamitin mo siya sa lugar ng Vietnam. Doon, nandito siya sa Pilipinas, Panginoon. Patuloy mo pa rin siyang gamitin, Panginoon, sa lahat ng mga coordinations na kanyang ginagawa. Tulungan mo siya, Ama, na maisagawa niya rin ang online Bible study para sa kanyang pamilya. Naway, samahan mo po siya, Ama, at patuloy mo siyang bigyan ng karunungan, Panginoon. Tulungan mo rin po ang kanyang mga ministry partners na si Angie at saka si Lynn, Panginoon. Patuloy mo rin po siyang ingatan, Panginoon. Nilalapit din namin sa iyo, Ama, ang aming missionary na si Belle Berania, Panginoon. Tulungan mo rin po si Belle sa kanyang pag-aaral at naway matapos na rin po niya ito. Ayon sa iyong kalooban, tuloy mo po siya pagkalooban ng magandang pangatawan and tulungan mo rin po siya, Ama, na maiayos na rin po niya ang kanyang pagbabalik sa US ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Nilalapit din namin sa iyo, Ama, ang kanyang inay Luz, na patuloy mo rin po siya bigyan ng kalakasan at pagalingin mo po siya, Panginoon. At naway magkaroon na rin po sila ng kasama sa bahay, Panginoon, upang matulungan din po si Belle sa kanyang household chores, Panginoon. Nilalapit din namin sa iyo, Ama, ang aming kapatid na si Lem. Salamat, O Diyos, sa kanyang buhay. Salamat, Ama, sa iyong patuloy na paggamit mo sa kanya upang maisagawa at ang iba't ibang gawain, lalo na tungkol sa discipleship making, Panginoon. Dalayan namin, O Lord, na naway tulungan mo rin po si Elder Lem sa kanyang pag-aaral, Panginoon, sa TNET. At naway matapos niya ito, matapos niya po ang kanyang TNET degree by year 2023, Panginoon. Tulungan po siya sa mga
requirements na kailangan niyang gawin at patuloy po siyang ingatan at patuloy pong palakasin ang kanyang buhay spiritual at mas lalo pang lumalim ang kanyang relasyon sa iyo, Panginoon. Pagkaloob mo rin po, Ama, sa kanya ang naging life partner niya at magiging partner niya rin, Ama, sa kanyang ministry. O Diyos, nilalapit din namin sa iyo, Ama, ang aming mga kapatid na si Akis and Doty sa Maharlika Taguig. Tuloy mo rin po silang gamitin doon at naway tulungan po sila sa iba't ibang gawain na meron sila doon, Panginoon. Gamitin mo po, Ama, ang bawat isa sa kanila na patuloy na maihatid ang iyong mabuting balita sa mga Muslim sa lugar na iyon, Panginoon. Tulungan mo rin po ang sila sa kanilang Bible studies nila, lalo na po, Ama, yung kanilang mother's class. Naway gamitin mo po ang gawain na ito upang ang mga ibang mothers doon ay makakilala rin sila sa iyo. Tulungan mo rin po, Ama, at ingatan ang mga mananampalatayo doon, Panginoon. Dalayin po namin, Lord, na patuloy pong palakasin ang buhay spiritual ng bawat mananampalataya roon, Panginoon. Ingatan po sila, Ama, at gabayan mo po ang bawat isa sa kanila. Tinataas ko sa iyo, Ama, ang aming kapatid na si Ate Hilda. We pray, Lord, for her. And salamat, Ama, sa dapat natapos niyang mga gawain at training. At we continue, Lord, to lift up her to you. Danayin po namin, O Diyos, na tulungan mo rin po si Sister Hilda sa kanyang mga gawain, lalo na sa kanyang pagtuturo sa ATS. Gabayan mo siya, tulungan mo po siya sa paggawa ng syllabus sa kanyang pagtuturo sa ATS upang may magamit siya, Panginoon. Ano man, Panginoon, ang gawain na pinagkaloob mo sa kanya, naway ikaw ang patuloy na tumulong sa kanya, Panginoon. Nilalapit din namin sa iyo, Ama, ang aming mga manggagawa ng APCO. Patuloy mo rin po ang gabayan ang mga pastors under APCOP at yung mga workers, Panginoon, na patuloy pong ginagamit, Panginoon. Talayin po namin, O Diyos, naway patuloy po ingatan ng bawat isa sa kanila at samahan po sila, Ama, sa iba't ibang gawain na ipinagkaloob mo sa kanila. Gamitin po sila, Ama, sa patuloy na paghatid ng iyong mabuting balita sa iba't ibang lugar ng aming bansa, Panginoon. Bigyan mo sila, Ama, ng lakas na loob, ng tapang na maibahagi ang iyong mga salita. At tulungan po sila, Ama, na maging maayos ang kanilang paghatid ng mabuting balita, Panginoon. Patuloy po sila ingatan at patuloy po i-provide ang kanilang pangangailangan. Niyatas din namin sa iyo, Ama, ang gawain namin sa Antonia Carmen. Salamat, O Diyos, sa mga kapatid na patuloy na pagtuturo na yung mga salita mo roon, Panginoon. Tulungan mo po sila, Ama, at patuloy po silang gabayan sa pagtuturo ng iyong salita mo sa lugar ng Doña Carmen, lalo na sa Cintia Street, Panginoon. We pray, Father God, na naway lumago ang mga dumadalo ng Bible studies, Panginoon. At tulungan mo po, Ama, si kapatid na Jess na maisagawa ang pangunguna ng Bible study, Panginoon, sa Cintia Street. And we pray, Lord, for all the Bible study attendees, Lord, na naway lumago sila sa kanilang pananampalataya sa iyo, Panginoon. Father God, sa umagang ito, nilapit din namin sa iyo ang aming bansa, Panginoon. Naway, patuloy pong gabayan ang aming gobyerno sa pagharap sa iba't ibang problema, Panginoon, ng aming bansa. Tulungan po ang aming presidente, na si President Duterte. Continue to give him wisdom, Lord, and continue to guide him with your Holy Spirit. At talayin namin, O Diyos, na gabayan mo po siya sa bawat desisyon na ginagawa niya. Naway, ito ay makatutulong sa aming bansa, Panginoon. Tulungan mo rin po ang iba't ibang government officials sa pagganap ng kanilang mga tungkulin at naway maging honest ang bawat isa sa kanila, Panginoon.
nilalapitin namin sa iyo, Ama, ang nalalapit na election sa 2022. We pray, Father God, na gabayan po ang aming gobyerno sa pagpe-prepare ng mga bagay-bagay pa noon tungkol sa aming election. And we pray, Lord, na naway iluklok mo po, Ama, ang nararapat na tao pa noon sa anumang posisyon pa noon na aming i-elect pa noon. Dalayin namin, O Diyos, na pagkaisahin mo pa noon ang bawat kandidato pa noon at naway maging malinis, maging maayos ang kanilang paglilingkod sa aming bansa. Dalayin din namin, O Diyos, na ingatan po ang aming bansa labas anumang klaseng sakuna. We pray, Lord, na control mo po, Ama, ang pagputok ng Taal Volcano. Nawa, Panginoon, ingatan mo po ang mga kababayan namin na malapit sa lugar na ito. At anuman, Panginoon, ang kanyang pangilangan, nawa, tugunan mo po ito, Panginoon. Nilalapit din namin sa iyo, Ama, ang problema ng aming bansa tungkol sa territory o sa West Philippine Sea. Father God, si iyo namin ipinibigay ang problemang ito, Panginoon. Alam namin, Ama, na ikaw lamang ang makakatulong sa amin. Ikaw ang nakakaalam sa lahat na mapangyayari sa lugar ng West Philippine Sea, Father God. And we ask you, dear Father God, na naway tulungan mo po ang aming bansa na maklaim ang lugar na ito ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Gabayan mo po ang bawat government official na humahawak sa problemang ito, Panginoon. Kami din ay lumalapit sa iyo, Ama, at patuloy na itinataas sa iyo ang aming iglesia, Lord of Life Christian Fellowship. We ask you, dear Father God, naway tulungan mo po ang bawat leader, Panginoon, ng aming iglesia. We lift up to you our council of elders and deacons. Patuloy mo po kami bigyan ng wisdom. Patuloy mo po kami pangunahan ng banal na Espiritu mo, Panginoon, at patuloy po gamitin ng bawat isa sa amin upang maisagawa, Ama, ang nais mo sa iglesia na ito. Dalayin namin, Lord, na gabayan mo po kami sa aming meeting, council meeting, mamaya, na ikaw ang patuloy na magbigay sa amin ng karunungan, Panginoon. Nilalapit din namin sa iyo, Ama, ang aming mga preachers. Salamat po, Ama, sa kanilang buhay, Panginoon. Dalayin namin, O Diyos, na patuloy mo silang pagkalooban ng malusog na pangatawan, patuloy mo po silang i-bless, at patuloy mo po silang tulungan sa tuwing gumagawa sila ng kanilang manuscript, Panginoon. Mangusap ka sa kanila, Ama, at tulungan mo sila na makikinig sila sa iyo. Tulungan po sila, Ama, na maalala nila ang kanilang mga natutunan mula sa iyong mga salita at maibahagi ito sa amin, Panginoon. Talayan din namin, O Diyos, ang ikaw ang patuloy na magbigay sa kanila ng kalakasan at patuloy po i-bless ang bawat isa sa kanila kasama ang kanilang buong pamilya, Panginoon. At Father God, we pray, patuloy po kaming humihingi sa iyo ng gabay sa iba't ibang gawain na meron kami, Panginoon. Tulungan po ang bawat Bible study facilitator, bawat discipler, Panginoon, at gandin po sa mga dumadalo ng mga Bible studies, Lord. Pagkalooban po ang bawat isa sa amin ng karunungan at naway magpatuloy kami na mag-aral na iyong mga salita mo at tulungan po kami na maibahagi ang iyong mabuting balita sa iba na hindi pa nakakilala sa iyo. Dalayin namin, O Diyos, na naway gamitin mo po ang bawat isa sa amin. Tulungan po kami na maibahagi at paliwanag ng mabuti ang iyong mabuting balita, Panginoon, sa iba. Tulungan mo po kami bilang isang iglesia na patuloy na mamuhay ng ganap na masunurin sa iyong utos, Panginoon. Maraming salamat si Ama sa lahat ng kabutihan mo at tunay na ikaw ay makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat si O Diyos. Ito po ang aming panalangin sa tayong pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at Panginoon. Sa susunod na awitin natin, naway maging paalala ito na we have a God na nandyan, na nagaantay na awitin natin siya at bigyan ng papuri.
Kasi alam ko, most of us really depends on our gadgets, sa phone, sa laptop, sa PC. Dahil ito yung way of communicating, and ito rin yung way natin to update our life, or to rant, or to express what we feel about. And sana hindi maging hadlang itong gadget na to dahil lang may pandemic, dahil lang ganito yung nangyayari ngayon at wala tayong ibang way para makipag-usap. We should remember na may Diyos tayo na nandyan, na pwede natin kausapin anytime we want. And nandyan siya lagi na nag-aantay at handang makinig sa ating mga prayers or sa ating mga kwento. And sana huwag nating hayaan na i-idolize yung mga bagay na nakikita natin. Huwag nating hayaan na dun lang umiikot yung mundo natin. And we should remember na meron tayong Diyos na nandyan. Patuloy po tayong umawit. Isang mapagpalang linggo po, mga kapatid. Last September 21, pinagdiriwa natin yung ika 49, no, na pag-aalala sa declaration ng martial law. September 21, 1972, nung dineclare ng dating Pangulong President Ferdinand Marcos, pinirmahan niya yung Proclamation 1081 at inilagay niya ang buong Pilipinas sa ilalim ng martial law. At sinabi niya na ang dahilan ay yung banta ng komunismo.
Sa pamamagitan ng proclamation na to, ay iniutos niya sa Armed Forces of the Philippines na pigilan or isuppress ang kahit na anong uri act ng rebellion or insurrection. Maraming ilan sa mga privately owned media companies ay ipinasara, curfews ay ipinatupad, at yung pagrarally kasama na ang strike at picketing ay ipinagbawal. Sa show ni Howie Severino na Quarantine with Howie Severino last September 29, 2020, ay in-interview niya ang premiadong aktor na si Joel Lamangan. Bilang sagot doon sa tanong na paano ba dapat alalahanin natin yung panahon ng martial law, sabi ni Joel Lamangan, isa ito sa pinakamadilim na yugto sa kasaysayan ng ating bansa, Pilipinas. According po sa Amnesty International, merong from 1972 to 1981, merong 70,000 na detained as enemies of the state. 34,000 people, mga kababayan natin, were tortured sa iba't ibang paraan. Ang ilan sa kanila ay nalagay sa solitary confinement, na ikulong in isolation. Ang ilan sa kanila binugbog. Ang ilan sa kanila ginamitan ng electric shock. Yung iba ni rape at minolestya. At marami pong iba't ibang paraan ng torture naranasan. Isa sa na-detain ay yung direktor na si Joel Lamangan. Hindi lang po yun, mayroon 3,240 na extrajudicial killings. At mula 1977 na kung saan $8.2 billion yung na-incur natin na utang, lumobo ito ng 1982 to $24.4 billion na external na pagkakautang. Ilan po sa atin marahil buhay na noong panahon na yon, na dineclare yung martial law? Ilan sa mga or marami sa mga kabataan sa atin ngayon ay hindi pa buhay nung panahon na yon. Pero hindi ko alam kung sumagi po sa isip nyo yung tanong, nasaan kaya ang Diyos ng mga panahon na yon? Ano ang ginagawa niya? At ano ang gusto niyang sabihin sa atin dun sa, according to Joel Lamangan, isa sa pinakamadilim na bahagi o yugto ng ating kasaysayan? Yun po yung susubukan nating sagutin sa umaga na to sa pamamagitan ng pag-aaral ng bahagi ng kasaysayan ng bansang Israel during the time of Daniel. At ipapakita sa atin ni Daniel sa bahaging yon ng kanyang aklat that God is the God of history sa pamamagitan ng vision o pangitain na kanyang natunghayan. Inihiling ko po na kung maaari, buksan natin ang ating mga Biblia sa bahaging ito ng Daniel, Daniel chapter 8 verses 1 to 27. Yeah, kung hindi nyo pa po hawak ang inyong mga Biblia or yung mga phone, pakikuha po ito. Marami sa mga talata ay hindi ko maipapakita sa slide dahil may kahabaan. Pero titingnan natin yung buong chapter ng Daniel chapter 8 ngayong umaga. Bago po tayo magpatuloy, samahan niyo po ako sa panalangin. Panginoon, marami pong salamat dahil andito po kami sama-sama muli. Kahit na hindi physically, ay pwede namin itong gawin sama-sama ang sumamba sa iyo at magsama-sama para makinig sa iyong salita. Gusto po namin ikaw makilala sa umaga nito at gusto namin ikaw mapakinggan sa gitna ng patuloy na naranasan namin na pandemya at kahit po sa gitna ng maraming pagbabago na darating hindi lang sa aming iglesia kundi sa aming bansa at sa buong mundo na rin. Magsalita ka po sa amin. Ikaw ang magbukas ng aming isip, magbukas ng aming puso at mangusap ka sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Daniel 8:1-27. So nagsimula po yung kwento ni Daniel. So Daniel 8,
1 to 27 na ang Babylon, no, yung Babylon ang world power nung time na yon na na-receive ni Daniel yung vision sa Daniel 8. At nung tinanggap ni Daniel yung vision na mababasa natin mamaya ay si Belshazzar, no, yung hari ng Babylon. Ngayon si Belshazzar ay grandson or apo ni Nebuchadnezzar. At si Nebuchadnezzar yung dinatnan natin, no, na hari ng Babylon nung na-exile ang Judah, no, bayan ng Judah or yung mga Jew na nakatira sa Judah, dinala sila sa Babylon at isa si Daniel doon. No, alam natin yung kwento. At may tuturing na isa ito sa pinaka madilim na sa yugto ng kasaysayan ng Israel. No, nawalan sila ng bansa, tinanggal sila sa sarili lang bansa at hindi nila alam kung ano mayayari sa hinaharap. At during this time of writing or yung vision na nareceive ni Daniel, ganun pa rin. Nasa ilalim pa rin sila ng kapangyarihan ng Babylon at hindi pa rin maliwanag kung ano yung mangyayari sa kanila bilang isang bansa, bilang isang bayan ng Diyos. Babylon Empire yung namumuno. At nakita nyo sa slide yung green portion. Ito yung extent ng kanilang control o pamumuno during yung time na yun. So nagsimula yung kwento sa isang vision, no? Mula verses 1 to 14 ay itinala yung pangitain na nakita ni Daniel. At ito yung pangitain na yun. Ang sabi sa Daniel chapter 8 verses 1 to 14, nang ikatlong taon ng paghahari ni Belshazzar, muli akong nagkaroon ng pangitain. Sa pangitain ko, nakita kong nakatayo ako sa pangpang ng ilog ng ulay sa napapadirang lungsod ng Susa sa lalawigan ng Elam. May nakita akong barakong tupa na nakatayo sa tabi ng ilog. Mayroon itong dalawang mahahabang sungay, pero mas mahaba ang isang sungay nito kaysa sa isa kahit na huli itong tumubo. Nakita kong nanunuwang ito kahit saan mang lugar. Walang ibang hayop na makapigil sa kanya at wala ring makatakas sa kanya. Nagagawa niya ang gusto niyang gawin, kaya naging makapangyarihan siya. Habang ito'y tinitingnan ko, biglang dumating ang isang kambing mula sa kanluran. Umikot ito sa buong mundo na hindi sumasayad ang paa sa lupa sa sobrang bilis. Meron siyang kakaibang sungay sa gitna ng kanyang mga mata. Sinugod niya ng buong lakas ang tupang may dalawang sungay na nakita kong nakatayo sa pangpang ng ilog. Sa matinding galit, hindi niya tinigilan ng pagsuwag ang tupa hanggang sa naputol ang dalawang sungay nito. Hindi na makalaban ang tupa, kaya nabuwal ito at tinapak-tapakan ng kambing. Walang sumaklolo sa kanya. Naging makapangyarihan pa ang kambing. Pero nang nasa sukdulan na ang kapangyarihan niya, nabali ang kanyang sungay. Kapalit nito ay may tumubong apat na pambihirang sungay na nakatutok sa apat na direksyon ng mundo. Ang isa sa kanila ay tinubuan ng isang maliit na sungay. Naging makapangyarihan itong sungay sa timog at sa silangan hanggang sa magandang lupain ng Israel. Lalo pa siyang naging makapangyarihan hanggang sa kalangitan at pinabaksak niya sa lupa ang ilang mga nilalang sa langit at mga bituin. At tinapak-tapakan niya ang mga iyon. Itinurong niya ang kanyang sarili na higit na makapangyarihan kaysa sa pinuno ng mga nilalang sa langit. Pinatigil niya ang araw-araw na paghahandog sa templo ng Diyos at nilapastangan niya ang templo. Sa ginawa niyang yon, ipinasakop sa kanya ang mga nilalang sa langit at ang araw-araw na paghahandog. Binaliwala niya ang katotohanan at nagtagumpay siya sa kanyang mga ginawa. Narinig kong nag-uusap ang dalawang anghel. Ang isang anghel ay nagtatanong sa isa, hanggang kailan kaya tatagal ang mga pangyayaring ito na nasa pangitain? Ang pagpapatigil sa araw-araw na paghahandog, ang paglapastangan sa templo na magiging dahilan para pabayaan ito, at ang pagyurak sa mga nilalang sa langit. Sumagot ang isa, ito'y mangyayari sa loob ng 2,000
at 300 umaga at hapon. At pagkatapos ay lilinisin ang templo. So yun po, no? Mula 1:14 ay itinala yung vision, yung pangitain na nakita ni Daniel. At maliwanag na central doon sa pangitain na yun, yung isang ram o isang tupa na may dalawang sungay at yung dumating na kambing, no? Na tumalo o sumuwag doon sa tupa na yun. Sa mga susunod na talata mula verses 15 hanggang 26 ay itinala naman yung kahulugan, yung interpretation ng vision o pangitain, no, na nakita ni Daniel. Ang sabi sa verse 15, jump pa rin po sa bahagi, no, ng ating pinag-aaralan, verse 15 ng Daniel 8, habang nakatingin ako sa pangitaing iyon at nag-iisip kung ano ang kahulugan noon, biglang tumayo sa harap ko ang parang tao. Pagkatapos, may narinig akong tinig ng tao mula sa ilog ng ulay na nagsabi, Gabriel, ipaliwanag mo sa kanya ang kahulugan ng pangitain. Ngayon, yung Gabriel na tinutukoy po dito ay ang anghel na si Gabriel. At ang anghel na si Gabriel ang nagpaliwanag kay Daniel nung kanyang vision, pangitain na nakita concerning the future, no? At itong vision na to ay ibinigay kay Daniel, pinagkatiwala kay Daniel para ihanda ng kanyang bayan sa mga susunod na mga pangyayari hanggang sa pagpapalit, no, ng world power na darating. Ituloy ko po sa verse 17. Nang lumapit si Gabriel sa akin, nagpatira pa ako sa takot. Sinabi niya sa akin, anak ng tao, dapat mong maintindihan na ang iyong pangitain ay tungkol sa katapusan ng panahon. Habang nakikipag-usap siya sa akin, nawalan ako ng malay at napadapa sa lupa. Pero hinawakan niya ako at ibinangon. Sinabi niya, sasabihin ko sa iyo kung ano ang mangyayari sa hinaharap kapag ibinuhos na ng Diyos ang kanyang galit dahil naitakda na ang katapusan ng panahon. So mula doon, no, sa vision na yun, o revelation ng vision na yun, moving forward sa kasaysayan in the future, sa hinaharap, ay piniliwanag ng anghel na si Gabriel kay Daniel ano yung ibig sabihin ng vision, no? Anong ibig sabihin ng kanya nakita? So tingnan po natin, no? Ano yung ibig sabihin ng vision na nakita ni Daniel? Sa verse 20, ang sabi po, yung tupa na may dalawang sungay ay ang kaharian ng Media at Persia. Yung tupa na may dalawang sungay ay ang kaharian ng Media at Persia. At yun po nga ang nangyari sa kasaysayan, no? Kung babalikan natin yung Daniel chapter 5 at kinento doon kung paano ibinagsak ng Panginoong Diyos, no, ng Diyos si Hari Belshazzar ng Babylon. From that time on ay Persia na yung namuno sa buong mundo. So yung dating paghahari, yung world power na Babylon ay napalitan ng world power na Persia. At ito ay pinungunahan ng isang leader na pinangalan ng Cyrus, no, at kinilala sa maraming historical account bilang Cyrus the Great. Siya yung nag-unite ng Media at Persia. Makikita po natin dito sa slide. At sila yung nagpatalsik, no, sa pamumuno ng world power na Babylon. At makikita natin yung extent mula Egypt, Thrace, dito sa kanluran, hanggang India sa silangan. No? Ganun po yung extent o yung sakop ng kanilang pamumuno. At yun nga po ang nangyari. No? Again, yung tupa na may dalawang sungay ay ang kaharian ng Media at Persia.
Maliwanag na sinabi yun ng anghel. At maliwanag din po sa kasaysayan, kahit hindi Bible yung ating pagbabatayan, na totoong nabuhay si Cyrus the Great. Kinilala din siya, according to Britannica.com, bilang Cyrus the Second, no? Na pinanganak siya ng 590 to 580 BC sa Media of Persia. Ngayon po, yung bansang Iran. Siya yung naging conqueror at itinatag niya yung Achaemenian Empire. At yun nga, yung naging kanyang sakop, no, nakita natin. Kinilala siya bilang Cyrus ng mga legend. At merong isang Greek soldier na pangalan ay Xenophon, ni-record ito sa kanyang Cyropedia, no? Kinilala siya bilang isang tolerant, ideal na hari, who was called the father of his people by the ancient Persians. At malaki yung magiging role ni Cyrus sa muling pagbabalik ng mga Hudyo sa kanilang bansa o bayan. So verse 20, yung tupa ay ang Media at Persia. Pero hindi po natapos doon yung account. Dahil sa 21, ang sabi naman ng anghel, ang kambing naman, sa 21 onwards, ang kambing naman ay ang kaharian ng Gresya or Greece. At ang malaking sungay sa gitna ng kanyang mga mata ay ang unang hari. Ang apat na sungay na tumubo pagkatapos maputol ang unang sungay ay ang apat na kaharian ng Gresya. Nang magkahati-hati ito. Pero ang kanilang mga hari ay hindi magiging makapangyarihan na tulad noong una. 23. Sa mga huling araw ng kanilang paghahari sa panahong sukdulan na ang kanilang kasamaan, maghahari ang isang malupit at tusong hari. 24. Siya ay magiging makapangyarihan pero hindi tulad ng hari, haring nauna sa kanya. Magtataka ang mga tao sa gagawin niyang panlilipol. At magtatagumpay siya sa anumang gagawin niya. Lilipulin niya ang mga makapangyarihang tao at ang mga hinirang ng mga mamamayan ng Diyos. Dahil sa kanyang kakayahan, magtatagumpay siya sa kanyang pandaraya. Ipagmamalaki niya ang kanyang sarili at maraming tao ang kanyang papatayin nang walang anumang babala. Lalabanan niya pati ang pinuno ng mga pinuno. Pero lilipulin siya hindi sa kapangyarihan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Ang pangitaing nakita mo tungkol sa pagpapatigil ng pangumaga at panghapon na paghahandog ay totoo. Pero huwag mo munang ihayag ito dahil matatagalan pa bago ito maganap. So yun yung sinabi ng anghel Gabriel, no, kay Daniel. Ikalawang bahagi ng kanyang vision o pangitain. Maliwanag sa sinabi niya sa 21 na yung kambing na dumating, no, ay ang kaharian ng Greece o Gresya. At yung kambing na yon yung tumalo sa tupa na Media at Persia. At nangyari po yun, no? Naging mabilis yung paglawak at naging victory ng Greece sa pamumuno ng isang general, no, na si Alexander, ang pangalan Alexander the Great. At yung dati Media at Persia na namumuno, world power, ay mabilis na napaltan ng paghahari ng Greece. At ito po yung sakop sa mapa ng kanilang natalo or nasakop na overcome ng mga bansa. At totoo po yun, no? Nangyari po yun. Dahil kahit hindi Bible, again, yung ating magiging batayan, ay itinala ito sa kasaysayan. Nakilala si Alexander the Great at siya yung nag-assume, no, ng throne ng kanyang ama, no, na si Philip. At nung nakuha niya yung loyalty, no, ng maraming city-states sa Greece, ay binuo niya ang isang military power, no, naging military power sila. At doon nga nagsimula yung kanyang expedition to overtake lahat ng former
territory ng Persia. At nagawa niya to within 12 years. Kaya sabi doon sa vision, magiging mabilis, no? Magiging mabilis ito. Pero hindi nagtagal, no? Sa naitala rin sa kasaysayan, namatay si Alexander sa murang edad. At nahati yung kanyang conquered territory among his four generals, no? At isa doon sa mga general na yon, yung binabanggit sa verse 23, no, na maliit na sungay na tumumo, yung little horn. At kinilala siya bilang hari. Ang pangalan niya si Antiochus the Fourth, Epiphanes, and he reigned from 175 to 164 BC. Naging hari siya ng Seleucid Empire, isa nga doon sa apat na kaharian na pinaghati-hati after mamatay si Alexander. Pinalawak niya yung kanyang kapangyarihan, pero nakilala siya bilang isang tyrant, no? At pinag-isa niya, sinubukan niyang pag-isahan lahat ng kingdom, at pinush niya yung influence ng Greek culture at religious practices. Pero kasama doon sa initiative na yun, yung pagpapatigil ng temple offerings. At yun nga, yun yung binabanggit sa verse 11. By verse 25, no, sinabi doon, "He shall even rise up against the prince of princes." Prince, capital P, of princes. And this title refers to God o sa Diyos. At sinasabi lang dito sa talata na to na kahit sa Diyos ay nagrebelde siya, no? Nagrebelde siya sa Diyos. At mismong sa mga coin na ginamit nila yon, pinalagay ni Antiochus na siya yung God manifest. At iniisip niya at kinilala niya yung kanyang sarili bilang Diyos or representative ng Diyos sa lupa. No, ganun kataas yung tingin niya sa kanyang sarili. So, paano po natapos itong vision at yung interpretation ng vision, no, sa Daniel chapter 8? Mababasa natin yung response ni Daniel sa verse 27. At ang sabi po doon, maliwanag, "Pagkatapos noon, akong si Daniel ay nanghina at nagkasakit ng ilang araw. Nang gumaling ako, bumalik ako sa trabaho na ibinigay sa akin ng hari. Pero patuloy ko pa rin iniisip ang pangitaing iyon na hindi ko lubos na maunawaan." Sa English Standard Version, ang sabi po, "And I, Daniel, was overcome and lay sick for some days. Then I rose and went about the king's business, but I was appalled by the vision and did not understand it." So kahit hindi naintindihan, no, ni Daniel fully, no, kahit na ipaliwanag sa kanya ni Angel Gabriel, he was still overwhelmed. Nagulat siya sa kanyang napakinggan, and to the point na nagkasakit siya ng ilang araw. Naintindihan niya kung gaano kabigat yung vision at yung kahulugan ng vision na pinagkatiwala sa kanya. Naramdaman niya, no, yung magiging kahihinatnan at yung magiging implication nito para sa kanyang bansa. Pero kapansin-pansin po na kahit na ganun kabigat yung naging epekto nito kay Daniel, ang sabi sa ikalawang bahagi, no, noong 27, nung gumaling siya, bumalik siya sa trabaho na ibinigay sa kanya ng hari, habang patuloy niya pa rin inisip ang pangitain na hindi niya lubos maunawaan. So kahit inisip yon ni Daniel, naging preoccupied yung kanyang isip, no, sa kahinatnan ng kanyang bansa, hindi niya in-isolate yung kanyang sarili sa kultura or dun sa community na meron siya that time. At nagpatuloy siya sa tapat na paglilingkod sa bansang Babylon. Ngayon po, balikan natin yung tanong, no?
Tanong natin sa umpisa, tatanong din marahil ni Daniel, nasaan kaya ang Diyos sa pinakamadilim to na nayunto ng bansang Israel or sa bayan ni Daniel? So, mahirap malaman, mahirap maunawaan ng lubos yung kanyang naramdaman, no, na bigat. Pero mula Babylon, Babylon na palta ng Persia, yung Persia na palta ng Greece, yung Greece ay nahati sa apat na kaharian at pinamunuan ni Antiochus. At hindi po natapos doon yung kanilang paghihirap dahil alam natin nung pumasok sa New Testament, ang Rome naman, ang world power noong time ni Jesus Christ. At marami, marahil up until that time, nagtatanong pa rin ang maraming Jews, no, na nasaan ba ang Diyos? Ano ba yung gusto niyang sabihin sa atin? Pero maliwanag po na dito sa Daniel chapter 8, may ilang prinsipyo na pwede tayong matutunan bilang tugon doon sa tanong na yun. Una, makikita natin na we can trust that God is in control of and not oblivious to history, including the shifting of world powers. No? In fact, the kingdoms of this world are not beyond God's control. He has set a time when they will ultimately be replaced by God's own kingdom. Pwede po tayong magtiwala, no, na hindi magmang, hindi ignorante ang Diyos sa nangyayari sa ating bansa at kahit sa buong mundo, kahit yung pagpapalit ng kapangyarihan. At nangyayari po yan kahit sa panahon natin ngayon. Yung dating world power na US ay na-challenge ngayon yung kapangyarihan at maraming may magabansa na umangat kasama ang China na nag-a-assume ng pagiging world power. So pwede po tayo magtiwala sa Diyos na siya pa rin ang in control at alam niya ang nangyayari sa lahat, no, sa buong mundo, sa lahat ng mga bansa. Siya yung nagtakda ng oras, precise na oras, kailan, at kailan din darating yung, ultimately yung kanyang pag-ahari. Pangalawa, pwede nating mapulot na principle ay pwede tayong magtiwala or trust that God is not oblivious to the suffering of His people. And He has a precise timeline for all events in history, including the duration of the suffering of His people. Pwede tayong magtiwala na kahit yung dadaanan na paghihirap ng mga nagtitiwala sa Diyos o mga tagasunod niya ay hindi lingid sa kanyang kaalaman. No? Alam niya lahat yung mangyayari na paghihirap na yun. In fact, itinakda niya rin kung gaano katagal, no, gaano kahaba, gaano kalawak in terms of time yung itatagal yung paghihirap na yun. How long? At tanong, no? Nung isang anghel sa verse 26. Ang sabi doon, it is sealed in God's own heart yet to be revealed. No? Sabi po sa verse 17, no, nang binasa natin kanina, nung lumapit si Gabriel sa akin, napatira pa ako sa takot. Sinabi niya sa akin, anak ng tao, dapat mong maintindihan na ang iyong pangitain ay tungkol sa katapusan ng panahon. Tungkol sa katapusan ng panahon. Merong katapusan, mga kapatid. May katapusan ang world history. And ultimately, darating ang Diyos katulad ng ipinangako niya. At siya ang ultimately mamumuno, maghahari. Pangatlong prinsipyo na pwede natin mapulot ay we can trust that God will ultimately destroy those who will stand up against Him and His people. God will ultimately destroy those who will stand up against Him and His people. Yun po yung nangyari sa mga hari ng Babylon, sa Daniel, no, sa book ng Daniel. Nabasa natin yun mula kay Nebuchadnezzar, kay Nabonidus, tapos si Belshazzar. No, nakita natin kung paano sila hinambol ng God. Nung si Cyrus, si Darius na yung nasa kwento ni Daniel ng Persia, pinakita din ng Diyos kung gaano siya ka-sovereign, no? Kung sino siya bilang Diyos ng mga bansa.
So we can trust that God will ultimately destroy those who will stand up against Him and His people. At yun din po yung nangyari kay Antiochus sa kasaysayan. Ang sabi po sa verses 23 hanggang 25, sa mga huling araw ng kanilang paghahari, sa panahong sukdulan na ang kanilang kasamaan, maghahari ang isang malupit, excuse me, at tusong hari. Siya'y magiging makapangyarihan pero hindi tulad ng haring nauna sa kanya. Magtataka ang mga tao sa gagawin niyang panlilipol. Magtatagumpay siya sa anumang gagawin niya. Lilipulin niya ang mga makapangyarihang tao at ang mga hinirang ng mga mamamayan ng Diyos. Dahil sa kanyang kakayahan, magtatagumpay siya sa kanyang pandaraya. Ipagmamalaki niya ang kanyang sarili at maraming tao ang kanyang papatayin ng walang anumang babala. Lalabanan niya pati ang pinuno ng mga pinuno. Pero, pakinggan niyo po ito, pero lilipulin siya hindi sa kapangyarihan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Lilipulin siya hindi sa kapangyarihan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. God will ultimately destroy those who will stand up against Him. At panghuli po, makikita natin mula sa halimbawa ni Daniel na pwede tayong magtiwala sa Diyos by not being passive sa ating paghihintay. Oo, darating yung panahon, no? Darating yung katapusan na Diyos na ultimately ang maghahari. Pero habang nandito tayo sa panahon ng paghihintay, we are to be diligent in prospering where God has planted us. Kailangan natin magpatuloy, maging tapat sa mga ipinagkatiwala sa atin ng Diyos bilang mga tagasunod niya. At iba't iba yung anyo noon, no, para sa atin. Bilang isang iglesia, meron tayong dapat gampanan, yung Lord of Life Christian Fellowship. Habang inaantay natin yung panahon na yon, ultimately, babalik ang Diyos, babalik sa kanyang mula sa mahabang paghintay, no, darating siya at maghahari. Meron tayong dapat gampanan. Maliwanag po yun. Bawat isa sa atin ay may kailangan gampanan. Kailangan natin i-commit yung ating sarili, i-devote yung ating sarili sa pag-accomplish nun. Pwede tayong magtiwala, no, na kahit sa pinakamadilim na yugto ng ating kasaysayan, kasaysayan ng bansa o bayan ni Daniel, ang Israel, kahit sa ating kasaysayan bilang mga Pilipino, pwede tayong magtiwala na in control ang Diyos at alam niya lahat na nangyayari. Dito po ako magtatapos. Noong 2019, during the National Prayer Breakfast, no, na ginagawa sa US, kasama ang ilang mga political government leaders, ilang leader ng mga kilalang mga organizations, nagtitipon-tipon sila para sa isang araw na pananalangin, no, pakikinig. Noong 2019, naimbitahan si Gary Haugen. Siya po yung founder ng International Justice Mission, isang para-church, isang organization, no, non-profit organization. At ikunento niya doon, noong 2019, National Prayer Breakfast, na noong 1983, nakaupo siya bilang isang binata, no, batang-bata. At napakinggan niya, noong 1983, National Prayer Breakfast, si Ninoy Aquino delivering a speech. At yung speech na yon ni Ninoy would forever change his life, buhay ni Gary. At ikwinento niya ito at sinabi niya, no, yung kanyang experience nung umaga na yon. Ang sabi niya, babasahin ko po, pakinggan niyo. Sabi ni Gary patungkol nung umaga ng 1983 National Prayer Breakfast, "He was a slight man who spoke with seriousness but without presumption. He introduced himself as Ninoy Aquino. He explained that he was a senator from the Philippines, but he had recently been exiled because of his opposition to the dictator Ferdinand Marcos. Prior to exile, he had been held in solitary confinement. He explained,
for 7 years. Now I had never, none of us had ever heard of this man. But believe me, certainly we were now listening. Very matter-of-factly, Mr. Aquino explained that he had been a culturally religious man all of his life. But in a moment of utter despair, Jesus appeared to him in his prison cell. He said, Jesus told him that the vain personal ambitions and self-pity which had driven in his political ambitions, that those were over with, that he would indeed suffer, but for a purpose, to free the Filipino people from oppression. He explained that he was returning to the Philippines and Mr. Marcos had all of the power to shut him away and to end his life. Mr. Aquino said this, sooner or later, even the most powerful dictator is called from his throne to render an account to the God of justice. This nightmare shall pass. Here's a man looking with unflinching clarity into the darkness that had come over his nation. And yet, what did he see? He saw the jagged ray of ultimate truth at the end of history's tunnel. It brought to mind the words of the Apostle Paul who said, do not be deceived. God is not mocked. Do not grow weary in doing good. For at the right time, you shall reap a harvest if you did not give up. Pinagpatuloy po yan, sabi niya, a few months later, I watched the live on television as Ninoy Aquino dramatically returned to the Philippines and watching, disbelieving as he was, in fact, martyred on the tarmac as he stepped off the plane. But then I and the world saw something else. We saw the harvest of a God who would not be mocked. Aquino's death set off an outpouring of courage among the people of the Philippines. The all-powerful dictator who had brutalized millions with violence and fear was forced to flee the country. A violently divided nation found healing. The Filipino people recovered their democracy and they swept Ninoy's wife, Cory Aquino, into the presidency. Again, ang sabi po ni Ninoy, no, as accounted by Gary Hogan, during that time, he was about to return sa Philippines. Ang sabi niya, the then President Ferdinand Marcos had all of the power to shut him away and to end his life. Pero ang sabi po ni Ninoy, sooner or later, even the most powerful dictator is called from his throne to render an account to the God of justice. This nightmare shall pass. Marahil po, tanong natin sa panahon natin ngayon, so, nasan ba yung Diyos, lalo na sa pangkabuuang nangyayari sa ating kasaysayan? Kasaysayan ng ating bansa, kasaysayan na nangyayari, nag-unfold sa buong mundo. Pinakita po sa atin ng Daniel chapter 8, so, yung mga prinsipyo, katotohanan na pwede nating panghawakan sa kahit sa gitna, no, na uncertainty na ating kinakaharap. Ilang buwan na lang po, no, almost more than 7 months ay boboto tayo muli, no, ng susunod na magiging pangulo natin at iba pang leader ng lipunan. Malungkot po dahil hindi natin alam kung anong mangyayari or anong kahihinatnan ng very critical, no, na eleksyon na yon. Lalo na sa konteksto ng ating panggagalingan sa pumuno ng current administration. Pero yung katotohanan na pangitain, sa pangitain vision na nakita ni Daniel, yung katotohanan na naranasan natin ng panahon ng people power, panahon na naghari-harian si Ferdinand Marcos, ay parehong katotohanan na pwede natin panghawakan nila. Ang Diyos po ay Diyos ng kasaysayan. Hindi siya mangmang, hindi siya nagugulat sa nangyayari sa ating bansa. At siya ay in control. Siya ang nagtakda ng mga panahon, gaano kahaba. Siya ang nagtatakba, naglalagay ng mga mamumuno sa atin.
At ultimately at the end, lahat ng babangga sa kanya ay sasagot sa kanya dahil siya rin ang Diyos ng hustisya. Magandang umaga po, mga kapatid. Pagpalain tayong lahat ng salita ng Diyos. Sabi nga sa Isaiah 46:9, "Remember the former things, those of long ago. I am God and there is no other. I am God and there is none like me." Totoo nga na walang katulad ang Panginoon, and alam naman natin yun na wala talagang tutumba sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang pag-ibig sa atin. And sabi din sa 46:10, "I make known the end from the beginning, from ancient times, what is still to come. I say, my purpose will stand, and I will do all that I please." Patuloy po tayong umawit. You're unchangeable.
time began. You are on your throne, you are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne, you are God alone. Maaari na po nating i-deposit ang ating mga tithes and offerings sa ating mga Lord of Life Christian Fellowship bank accounts sa pamamagitan ng online transactions. Para po sa BPI, i-deposit ito sa account name na Lord of Life Christian Fellowship of Quezon City Inc. sa account number na 2283-100831. Para naman po sa BDO, i-deposit ito sa account name na Lord of Life Christian Fellowship of Quezon City Inc. sa account number na 00-2210-292-774. For offerings with specific purpose, maaari po nating i-email ang kopya ng ating deposit slip o kaya naman ay screenshot ng ating transaction at ilagay kung para saan ito sa email bago isend sa lordoflifecf@yahoo.com. Magkakaroon po tayong muli ng online worship service sa susunod na linggo ng 9 o'clock ng umaga dito sa ating official Facebook page, facebook.com/lolcfofficial. Ang mga maglilingkod para po sa linggong iyon ay ang mga sumusunod. Maligayang pagbati po sa mga sumusunod. Tanggapin po natin ang basbas ng Panginoon. Ang salita ni Kristo, hayaan ninyong lubusan manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa na may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual nang may pasasalamat sa Diyos. At anuman ang iyong sasabihin o gagawin, gawin niyo lahat sa pangalan ng Panginoon Jesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Amen. Para po sa ating pangwakas na awit, patuloy po nating bigyan ng pasasalamat ang ating Panginoon, pasasalamat throughout the week na nagdaan, and sa mga susunod na araw pa na darating, na patuloy pa rin nalang siyang bigyan ng pasasalamat at papuri. Umawit po tayo. Patuloy po nating awitan at bigyan ng pasasalamat ang ating Panginoon sa kabila ng mga nangyari or naganap sa buong week natin, at patuloy natin siyang bigyan ng pasasalamat sa mga darating na linggo o mga araw. And I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord, and thank you, given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an altar chant, I will bless your name.
You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, now I bless your name. Happy Sunday po sa ating lahat at have a blessed week po.